Get involved. In Heart Ministries exists to lead people worldwide into a growing relationship with Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Pastor Fernand Celebre na nag-aanyaya po sa lahat. At tayo po ay patuloy na mag-aral ang salita ng ating Panginoon. At tayo po ay tatanggap po tayo ng biyayang nanggagaling sa ating Panginoon. Tayo po muna ay saglit na yumuko, at tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyo, Panginoon. At ngayon pong gabi, patuloy po kaming lumalapit sa inyo upang hingin po namin sa inyo, O Diyos, ang patnubay sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo nga po ang inyong lingkod na magbigay sa kanila, Panginoon, ng hamon at kalakasan sa aming pong paglilingkod, Panginoon. Salamat po sa inyo po lahat ng kapurian sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. At pinag-aaralan po natin yung tungkol po doon sa pamumunga. Ano po. Dito po sa Juan chapter 15, at ang verse po ay dito sa, tingnan po lang. Dito po sa talata pong 4, ganito po ang ating mababasa. Juan 15:4. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ito po mga kapatid, ang isa pa pong paksa na kung saan ay tumatalakay po ito doon sa pananatili upang mamunga. Pinag-aralan po natin doon sa mga naunang video yung tungkol po doon sa isang mananampalataya o isang Kristiyano o isang lingkod ng ating Panginoon. Tinalakay po natin doon na mahalagang nagbubunga po ang mga lingkod ng ating Panginoon. Okay na kailangan makita sa kanyang buhay yung pong bunga ng kanyang pagiging lingkod, pagiging anak ng Diyos. Pasinin po natin naman dito ngayon. Sabi po dito ay hindi nagbubunga o hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Ibig sabihin, yung puno ay yun po ay mayroong mga sanga, At yung mga sanga, doon po nakikita po yung mga bunga, doon sa mga sanga. Kayo, mayroong binanggit po dito ang ating Panginoon, sabi doon, gayon din naman. Hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ibig sabihin, yung pananatili, kung papaanong tayo ay mayroong pakikipagkomunikasyon sa ating Panginoon, ay ito po yung nagpapapanatili po sa atin sa Panginoon. Kailangan anya tayo ay nakakonek lagi sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin po ng mga kapatid, kailangan po tayong laging sumusunod dun po sa salita ng ating Panginoon, dun sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung ibig sabihin po ng tayo ay manatili sa ating Panginoon na lagi po nating ginagawa kung ano po yung kagustuhan, kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. At dahil doon, kapag tayo po ay patuloy na gumagawa, patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, na dyan po, mamumunga po tayo ng sagana, sabi ng ating Panginoon. Hindi raw makapamumunga ang sanga na hindi na nanatili. So, ibig sabihin, kailangan po tayo ay lagi tayong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Lagi nating ginagawa kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. At yun po yung pananatili sa ating Panginoon. Amen. Ikitinan po natin Asabi po doon ng ating Panginoon, katulad niya ng sanga, na kapag siya ay hindi nanatili sa puno, hindi sabi doon, hindi niya nagbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Ibig sabihin, gayon din tayo. Kinakailangan din po tayo ay nananatili sa ating Panginoon upang tayo ay magbunga ng sagana. Kasi saan tayo kukuha ng ibubunga po natin? Ang magsusupply ng sustansya sa ating mga buhay, pananampalataya, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So kung yun ay lagot, yung ating relasyon, ang ating komunikasyon sa ating Panginoon, ay talagang hindi nga po tayo bubunga ng sagana. Ibig sabihin, kinakailangan talaga tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, ginagawa kung ano po yung layunin ng ating Panginoon sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, tungkulin po nating gawin at sundin kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon. Tungkulin nating manatili sa presensya ng ating Panginoon. At doon,
ang sabi ng ating Panginoon, tayo'y bubunga ng sagana. Amen. Patuloy po natin pag-aaralan po yan at sa susunod na pag-aaral po natin, patuloy po natin tatalakayin po yung mga bunga ng isang Kristiyano. Ano po? Salamat po. Tayo po yung salita niyo mukod at tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Patuloy nga po kayong magpapala sa bawat isa po sa amin na patuloy na ginagawa Panginoon ng inyong kalooban. Salamat po sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isip mo na ba na sa panahon ng iyong pagtanda, may sapat ka bang pondo para pambili ng gamot at pampagamot kung wala ka ng hanap buhay? Narito na ang kasagutan. Sumali sa Live Good Membership Club. Sa halagang 3,000 piso, makabibili ka na ng murang supplements upang ang buhay mo ay maging malusog hanggang sa iyong pagtanda. Magpadala lang ng email sa nargoodlife@gmail.com or kontakin ang tao na nagbahagi sa iyo ng podcast na ito. Magmadali at tumanggap ng mga pagpapala mula sa Panginoong Hesukristo. Tandaan, Live Good, Live Good Membership Club. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Herb Ministries Podcast Radio. Maaari niyo po kaming kontakin sa herbministries2020@gmail.com upang ipaabot ang inyong mga kahilingan sa pananalangin o maging mga pagpapala na tinanggap mula sa ating Diyos. Ang pagpapala nawa ng Diyos ay palaging sumain niyo. Salamat po. Sa bawat sandali ng buhay.